Mga idol, napakaraming mga matatangkad, mahuhusay at mga batang point guard nga po ang nagsili pa na nasa National Basketball Association na maaaring makatulong sa mga championship team, kabilang na nga ang Los Angeles Lakers. Pero nagtataka ba kayo mga idol kung bakit nga ba pinagtsatsagaan pa rin o hindi pa rin binibitawan hanggang sa ngayon ng kupunan ng Los Angeles Lakers ang isang point guard katulad ni Rajon Rondo, gayong marami naman nga pong point guard dyan na mas magaling at mas bata sa kanya. Yan nga po mga idol ang ating pag-uusapan at aalamin natin dito sa ating pinakabagong video ngayon. Sa pagsisimula pala nga po ng kampanya ng Los Angeles Lakers ay inasahan na nga pong magbabalik sa pangalawang sunod na taon ang kanilang veteranong point guard na si Rajon Rondo sa kanilang lineup. Nagsabi rin nga po ang kanilang head coach na si Frank Vogel na nakikita niyang maraming mga games ng Lakers ang lalaroin nito bilang starting point guard. Ngunit hindi naman nga po nasunod ang kanyang unang plano at nagdesisyon na lamang na pahawakan kay LeBron James ang nasabing posisyon. Makailang beses na nga pong naglaro si Rajon Rondo mula sa kanilang bench at sa tuwing hindi lang nga po naglalaro si LeBron James ay sa kanya palang hahawakan ng full control ng pagiging floor general. Sa madaling salita mga idol, mas nagiging secondary playmaker na lang nga po siya sa punto ng kanyang career ngayon. Bagamat man nga po, maituturing pa rin siya bilang isa sa best point guard sa kanilang henerasyon sa pagiging 4-time All-Star, 3-time assist champion at 4-time All-Defensive selection nito. Medyo matanda na nga po siya para makipagsabayan pa sa ibang mga batang point guard sa liga sa kanyang edad na 33-year-old. Sa ngayon nga ay nakakapagtala pa rin ito ng average na 7.1 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Ika nga, ang dapat sanang posisyon na para sa kanya ay naagaw na ni LeBron James. Nagkakaproblema pa rin nga po ang kupunan sa kanyang shooting dahil minsan lang nga po siya tumitira at nag-average lamang siya ng 40.5% sa kanyang field goal sa 31.5% lamang sa kanyang 3-point shots. Kaya dyan pa lang mga idol ay masasabi na nating napakaraming mga point guards na siguradong available sa liga ang magiging saktong pamalit sana sa pwesto ni Rajon Rondo. Higit pa nga dyan mga idol, hindi lang nga po sila makakakuha ng mas magaling kundi na rin makakabingwit pa sila ng mas bata at mas matangkad na point guard kaysa sa kanya kung bibitawan o papaalisin nila si Rajon Rondo. Kung sakaling makakuha man nga po sila mga idol ng kapalit ni Rondo na isang sharp shooter na point guard, mas mapapabilis pa nga po sana ng team ang kanilang pace gamit ang natural nilang nagagawa na nagpapalawak ng kanilang space na isa sa kanilang estratehiya sa laro. Subalit, hindi nga po ito pinapayagang mangyari ng kupunan. Bakit? Sa kadahilanang hindi nga po mapapantayan ng kahit sinumang batang manlalaro ang basketball IQ at experience ni Rajon Rondo matapos ang halos 13 taon niyang paglalaro sa NBA. Hindi rin nga po matatawaran ang nabuong pagsasamahan ng management ng Lakers at si Rajon Rondo. Nagkasundo nga po ang dalawa na magkaroon lamang si Rajon Rondo ng team-friendly contract na binubuo ng isang 2-year minimum deal. Sa mababang presyo nga po ay nakuha nila ang katulad na kalibre ng isang Rajon Rondo na siguradong uunahing pagtuunan ng pansin ng Lakers kesa sa ibang mga batang point guard sa NBA. Isa pa mga idol, bukod nga po sa management, nakabuo na rin nga po ng magandang relasyon si Rajon Rondo kay LeBron James at sa kanyang dating teammates sa New Orleans Pelicans na si Anthony Davis na hinihinalang silang dalawa ang nagpapasya kung sino man ang mapapabilang sa kanilang lineup. Kaya halatang halata naman nga po na kayang-kaya pa rin pagtiyagaan ng kupunan ang mga tulong na maibibigay ni Rajon Rondo. Kabilang na nga po dyan ang pagpapakita ng kanyang veteran leadership. Siyempre, nariyan pa rin nga po ang pag-facilitate ng bola habang nagpapahinga si LeBron James. Pakikipag-match up sa mas mabibilis na mga ball handlers para mabawasan naman ang responsibilidad ni LeBron James pagdating sa depensa, mapa regular season man yan o sa darating na NBA playoffs para sa kupunan ng nag-iisang prangkisa ng Los Angeles Lakers. So yun nga mga idol ang mga dahilan bakit hindi pa rin mabitaw-bitawan ng Los Angeles Lakers ang nag-iisang Rajon Rondo. So yun lang mga idol, once again, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mga idol at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel at huwag nyo kalimutang i-follow ang ating Facebook page,
JZone TV. So yun lang mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.